Setyembre 22, 2021, nang formal na inihayag ng kasalukuyang alkalde ng kabisera ng Pilipinas na si ISKO Moreno Domagoso ang kanyang layon na maging pangulo ng republika upang mapagtibay at maging ganap ang nasabing hangarin, paglapit sa sambayanan at paghalal sa kanya sa darating na Mayo 2022 ay matikas niyang inilapit. Apat na paglalarawan ng kanyang personalidad sa pamumuno ang kabuuang ginawang pagpapakilala mula sa talumpating ibinahagi sa Baseco makailan lamang. Una, bilang healing president sa gitna ng isyu at problemang kinahaharap ng bansa sa usapin ng kalusugan, ekonomikal, sosyal at politikal. Pangalawa, ang pagtakbo at pagtupad sa sistemang prototypes. Ikatlo, ang pagsulong at pagpapaigting ng open governance. At ikaapat, ang pagpapalakas partisipasyon mula sa hanay ng mga millennials. Ang mga ito at iba pa sa kanyang pinaniniwalaang together we can make it better. Sa ngayon at takbo ng kanyang politikal na gawa at pagkilos, alinsunod na rin sa mga datos at resulta ng mga magkakaibang isinagawang survey, lumalabas na isa sa pwedeng pagkunan nito para pagwagian ang halalan sa Mayo 2022 ay ang pagiging aktibo at laman nito sa social media. Nang pagpapakita nito ng kanyang mga agad aksyon at tugon sa siyudad na kanyang pinaglilingkuran sa kasalukuyan, ang Maynila. Sa malaking pagbabagong hatid nito bilang alkalde ng siyudad, katanungan pa rin ikinakabit na maraming Pilipino, lalo't ngayon na binuksan na niya ang hangaring pasukin ang pinakamataas na posisyong pangnasyonal, ang pagkapangulo. Kung ang kanyang mekanismong politikal sa ngayon ay konstruktibo, sasapat din sa kabuuang bansa para tugunan ang mas malaking hamon. Hindi kaya ang ginawang nais na pagtakbo ay hindi pa napapanahon o bugso lamang at epekto ng kanyang natatanggap at nasasalaming positibong reaksyon ng kanyang mga nasasakupan? Gayon rin naman kaya ang dating nito sa mas malawak na numero ng populasyon ng bansa. Ayon sa iba, mas makatwiran sigurong higit munang kilalanin at ipagpatuloy ang mga magagandang gawang inumpisahan para lalong matukoy ang kinakailangang desisyon at aksyon para mas makatulong sa bayan. Gayon din upang makabuo ng konkretong pagkilala at suporta ng masa na kusang tutukoy para kung sino ang karapat-dapat. Isa sa nakikitang dapat na pagtuunan din ng pansin kung nais itong pagwagian ng posisyon ay ang pagpapatutuo at pagpapakilala nito sa labas ng kanyang pinamumunuan na hindi pa tanto kung sino si ISKO Moreno Domagoso. Maging matalino at sensitibong tumukoy ng pinunong dapat sa bayan. Abangan ang mga susunod pa nating video na papaksa para sa mga tatakbong pangulo sa 2022. Subscribe, watch, like and share our CHOKSMISMO YouTube channel. Hanggang sa muling usapang CHOKSCIETY, ito ang iyong CHOKSJ. Mabuhay, Pilipinas!